Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa katangian ng mananaliksik sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Kumusta? Handa na ba kayo sa bagong aralin? Na nakarang session klase, nagkaroon kayo ng kalaman ukol sa pananaliksik at mga katangian ito. At dahil nga sa kakanyahang ito ng pananaliksik, kung kaya't ang isang mananaliksik ay mayroon ding mga bagay na dapat laging isaisip. Bago simulan ang pananaliksik sa asignaturang ito, dapat lamang mabatid mo ang mga katangian na dapat taglayin ng isang mananaliksik. Ayon sa mga propesor na sina Constantino at Zafra 2010, ang mga mananaliksik ay dapat lamang magtaglay ng Una, ang isang mananaliksik ay dapat matiyaga sa paghahanap ng mga datos mula sa ibang mapagkukunang sandigan. Alam mo ba na maraming mapagkukunan ng datos ang isang mananaliksik? Kasama na dito ang mga dokumento ng gobyerno, mga ulat, pahayag, manipesto at iba pa ng mga NGO. Maaari rin ang mga journal, mga thesis o dissertation. Maaari rin pagsasagawa ng survey o pagsasagawa ng interview, mga conference paper, mga pahayagan, maging ang mga teksto ng mga batas at panukalang batas o house bill o ang desisyon ng mga korte ay maaari nating pagkuhanan ng datos. Kaya nga napakahalaga ng isang mananaliksik ay nakapaglalaan ng panahon, talino at lakas para sa mabusising paghahanap ng mga datos. Pangalawa, ang isang mananaliksik ay dapat na mapamaraan sa pagkuha ng mga datos na mahirap kunin. Sa puntong ito, mahalaga na maging sistematiko ang isang mananaliksik. Pangatlo, ang isang mananaliksik ay maingat sa pagpili ng mga datos batay sa katotohanan at sa kredibilidad ng pinagkukunan, sa pagsisiguro sa lahat ng panig ng pagsisiyasat at maging sa pagbibigay ng mga konklusyon, interpretasyon, komento at rekomendasyon. Pang-apat, ang isang mananaliksik ay dapat na analytical sa mga datos at interpretasyon ng iba tungkol sa paksa at mga kaugnay nito. Panglima, ang isang mananaliksik ay critical sa pagbibigay ng interpretasyon, konklusyon at rekomendasyon sa paksa. Makabuluhan at analytical ang isinasagawang pagsusuri sa mga nakalap na datos. Tinitingnan din ang iba't ibang ideyang maikakabit pa sa paksang sinasaliksik. Pang-anim, matapat sa pagsasabing may nagawa ng pag-aaral ukol sa paksang pinag-aralan. Ganun din sa pagkuha ng mga datos na walang itinatago, iniiwasan, pinagkakaila ng walang pagkilala at permiso kanino man at sa pagtanggap ng limitasyon ng pananaliksik. Klase 2 na ay tandaan na walang lugar sa isang siyentipiko at sistematikong pananaliksik ang pandaraya sa mga datos na nakalap, kaya napakahalaga na matapat ang isang mananaliksik.
At ang pampito, alam mo ba na ang isang mana na liksik ay dapat responsable sa pagkamit ng mga nakuhang datos sa mga tao o institusyong pinagkuna ng mga ito at pagtiyak na maayos at husay ang mabubuong pananaliksik mula sa format hanggang sa nilalaman at sa prosesong pagdadaanan. Ang lahat ng panuto at pamantayan sa pagbuo ng pananaliksik ay buong ingat na sinusunod. Gayun din naman klase, tandaan ng isang mananaliksik ay dapat na maging mapagmasid, mapag-obserba, curious at sensitibo sa mga isyong panlipunang maaaring mahagip ng pagsasaliksik na ginagawa. Maingat tayo sa mga terminong ginagamit sa pananaliksik at sinisigurong tama ang paggamit sa mga ito. Kaikibat klase ng mga katangiang ito na dapat taglayin ng isang mananaliksik. Dapat nyo ring mabatid ang mga tungkulin ng isang mananaliksik na tuwina na ay isinasaalang-alang. Una ay ang responsableng pagkuha ng datos, kaya napakahalaga na humingi ng permiso at huwag mangopya. Sunod ay ang pagkilala sa may-akda ng anumang pinagkuhanan ng ideya. Isulat din ang pangalan ng sumulat at taon ng pagkalathala nito kung gagamit ng mga datos buhat sa ibang akda. Kaya nga mahalaga ang paghingi ng permiso sa may-akda kung nais gamitin ang mga datos na isinulat, maaaring sa pamamagitan ng liham o personal na pakikipag-usap sa may-akda. At syempre, huwag mangopya ng mga impormasyon o ideyang gagamitin sa susulating pananaliksik. Sa ganitong paraan klase, maiiwasan ang plagiarism o panghihiram ng direktang pangungopya sa ideya ng iba. Ngayon ay may kaalaman ka na sa ating aralin. Binabati kita. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang wika at kultura mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral dito lamang sa Filipino TV. Padayon! Bye.